What is up, YouTubers? Magandang araw mga DIY. Alex Ona naman nagbabalik para sa ating panibagong video. And guys, so mayroon tayong i-unbox ngayon na matagal ko nang inaantay, na na-delay na ng gusto dahil sa pandemic. And so ngayon ko lang siya natanggap. At shout out sa brother ko sa effort, sa time, sa pagbili ng car audio capacitor na to. Ayan guys. Nagaling pa sa Amazon online store sa Canada. So doon ako bumili. Last year pa. At syempre dahil sa nagdududa na ako sa mga napapanood natin, tulad ng binuksan kong capacitor sa ating mga nakaraang video. Okay, so nakakaduda, nakakadala bumili pa at baka masayang naman ang pera natin guys. Okay guys, bago tayo mag-unbox, sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan guys, pag-click ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na video. Huwag nyo rin kalimutang like and share ang ating video. Ayan, para mapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Okay guys, let's go! Okay guys, okay, unbox na natin. So last year ko pa to pinabili. So sa kadahilanan nga na karon tayo ng pandemic, ayan. So ngayon ko lang siya napadala. Galing pa sa probinsya na kung saan ko siya pinadala or pinasabay. Ayan, so guys, so mayroon pang free t-shirt o long sleeve. Ayan, long sleeve. Ayan, so mayroon na din dito siya. So ayan guys, ito siya. So check pa natin laman sa loob. Siyempre, shoutout sa brother ko sa kanyang padalang mga t-shirt, damit. Ayan. Ayos, ayos na ayos. Ayan, so wala na naman. So yung pinakahintay natin capacitor, ayan, buksan na natin. Nice. Yan, may kabigatan din siya. May gitsang kilo, mga 1.5 kilos ito. So ang brand niya Stinger or Stinger. Ayan, 5 parad up to 1000 watts. Okay guys. So model SP-C505. Ayan. High performance car audio. Pwede natin dito sakpitan. Yan. Ganun lang pala eh. Yan. Yeah, so meron siyang kasama. Siyempre mayroong manual.
My sticker. Stinger. Stinger. Electronics. Siyempre, meron siyang manual. Ayan ka, so meron siyang dalawang terminal. Dalawang positive, dalawang negative. At ang kanyang remote switch dito. Meron siyang voltage adjust. At ang kanyang terminal ay pwedeng 0, gauge 0 or 4 or gauge 4. Ayan. Meron siyang voltmeter or indicator sa harapan. At meron siyang bracket. Big bracket ito. So, ang kanyang mga bracket ay made of plastic. Ayan. So, hindi siya metal. At so, ito hindi ko alam kung para saan. Ayan guys, so tignan na lang natin later sa kanyang manual. So, yun lang kasama sa kanya bracket, apat, at mga screws. Okay guys. Konting trivia about sa ating capacitor. Ayan guys, ang capacitor ay nakakatulong magpalinaw at magpalakas ng ating mga bus. Nakakatulong din siya para maiwasan ang dimming or pagkurap ng ating mga ilaw habang nagbabas. Ayan, ini-stabilize din niya ang voltage ng ating battery or ng ating power supply. Ibig sabihin, minimaintain niya ang voltage at hindi pa bago-bago. So, ang capacitor na ito ay bumasa lamang ako sa reviews. Maganda naman kanya mga reviews, pero may mga ilan-ilan din na negative, pero mas maraming positive reviews. So, ang laki niya, isang dangkal. So, ang kapal niya nasa 3 inches. Ayan. Yung pinakamakapal na part. Sa mga bago pa lang sa ating channel, guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan guys, pakiclick ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa mga susunod nating mga video sa pag-install nito, pag-test nito. Siyempre, ang pag-discharge or pag-charge ng capacitor, ang tamang paggamit. Ayan guys, so abangan nyo sa ating mga susunod na video. Ayan guys, at huwag nyo rin kalimutang like and share ang ating video para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. So ayan guys, pahabol pala itong kanina nakita natin. Ayan. Charging board na ginagamit natin sa pag-charge ng ating capacitor. Ayan, bago natin siya tuluyang isalpak sa ating system para maiwasan natin ang pag-spark or bigla ang pasok ng voltage sa ating capacitor. Ayan. At maiwasan natin ang pagkasira, na posibleng pagkasira. Kaya dapat, kailangan natin ng slow charging para sa ating capacitor. Ayan. At muli, ito ang inyong lingkod, Alex Sola, nagpapalala. If you want it perfect, do it yourself. At pahabol pala guys, ang presyo pala nito kung titignan natin sa Amazon ay nasa $110 pataas. Ayan, hindi pa kasama ang shipping. So nakatipid tayo dito dahil pinasuyo lang natin, pinadala natin sa isang umuwing Pilipino at pinasabay lang natin. Ayan guys. So naglalaro siya sa 5,000 pataas. Yan depende sa seller. At syempre pagkasama shipping, so, aabot ka pa ng $150 to $160. Ayan guys. Okay guys, thank you.